And ito po yung katanungan ko lang po, po. What possible assistance from the government can the leadership of Aurora and Aurora's expect to fast track its progressive development? Kasi po nag-order tayo yung mga nabibimbing sa mga tulay, buildings, mga project. Eh, sa tingin ko po nakakasagabal, hindi lang po sa amin sa Aurora kundi national hanggang sa Cagayan. Pakiulit, nakakasagabal yung mga projects? Hindi po, hindi po. Yung mga kahoy na kailangan ng government sa mga, yung mga project po. Yung kahoy yung kasi, parang, di ba, pinagbawal natin yung land by land sa primary forest. No? So, ang resulta ng DNR, sure ako halos lampas ng 250 yung mga sasakyan ang pinag-uuli. Yung ilan sa mga kahoy doon sa Caraga region, kinonvert ng testa, yung ginawang lumber, ginawang silya, at saka mesa ng mga estudyante. Parang tinatayan na, sorry, puro memory ko to, mga 2 million siguro seats sa magagawa doon sa na-recover. Or sorry, mga 2 million board feet, 20,000 seats. Basta pagkaintindi ko, marami-rami na itong mga silya na ipinakalob na sa DepEd. Kumusta pang update natin sa Illegal Logging? Sa? Illegal Logging activities. Pwede na nga, yung kukulit. Pwede mo padala ko sa inyo lahat ng details ito sa Illegal Logging para ma-report ng DNR. Ang focus natin doon, may forestry guard na kakapatay doon sa mismo opisina niya. Yung hepe, babae pa to. So, ito yung binapoint out na sektara natin ng DNR. Ang kailangan na talaga matugunan. Yung nagkakaroon na ng karahasan, laban sa ating mga nagbabatay ng kagubatan. At yun ang huhulihin natin sa lalong madaling panahon at dadalhin sa mga korte. Pero other than that, i-improve pa natin yung proseso. Baka kailangan damihan pa yung resources ng ating task force against illegal logging para talaga matigil na po yung lalo na yung tinatawag ng rape ng Sierra Madre. Okay. Pangalawang katanungan mula kay Ariel Avendano of Manila Bulletin. Magandang umaga po, mahal na Pangulo. Ang tanong po namin, kasi po last year ay nagtungo rito si Kalihim Singson ng DPWH at binanggit po niya ang planong construction ng almost 70 km na diversion road dito po sa kahabaan ng Kanili Patabangan Road. Sir, ano po ang status po nito at ano po ating timeline? Well, nag-request ako ng pagkaitin ko. Siyempre, may design, may studies, may design that will flow after the studies. Nag-request ang DPWH Region 3. Mahigit 700 billion ang nire-request sa Central Office for the budgeting. No? So may evaluation at design, may meron pa siguro impact na neta na nagagawin dyan kung hahanap tayo ng foreign assistance dito. Pero meron mga address na naunang proyekto na nga na tinutuloy ng DPWH sa ngayon. Yan, kailangan ko check kay Secretary Singson kung yung ano results ng request ng Region 3 ng DPWH sa mukhaan ng funding ng itong project. Susunod na katawangan mula po sa Malacañang Press Corps, Ms. Christine Avendano of Inquirer. Christine, good morning. Hi, sir. Sir, just a general reaction. Ano po yung sa statements ng mga Senate, some senator judges, excluding Senator Angara, that if ever, kung pwede daw mag-refrain po kayo at saka si CJ Corona from, you know, from the World War tungkol dun sa issue namin sa impeachment. Yeah, I think I'm within my rights to express my opinion, especially because I believe I speak for a sizable number of our people. Na, di ba, that's the essence of a democracy. Contending ideas should be threshed out in the marketplace of ideas, and those who can convince, yeah, should be the, you know, sorry, let me rephrase that. A democracy is the majority deciding for everybody. And you cannot decide properly if there is no discourse within the contending sides in any issue. So to keep quiet about the whole thing is, I think, wrong. Now, time to time, I reserve my right to be able to say what I believe now should be said to the people. So, sir, you continue to respond. There is a need. Okay. So can I ask you? To continue to respond? No. I initiated this latest discourse. Yeah. I did not respond to a lot of scurrilous attacks in various fora. No, but I think, and this is not directed at Corona personally, no? But this is directed at the system of which is the personification. Siya yung mukha nung pinaglalaban natin dito ng dapat iayos sa sistema ng ordinatura sa bansa. So you won't respond to whatever he says? Like he's asking for your psych records,
yung salen mo. So, if you want to ask me the question, Christine, please ask me directly. Okay, will you? What's your reaction to his, you know, his call that you open your salen and even your site records? Okay, you're a reporter. You covered me for such a long time. Hindi ba tama, first term ko pala sa Kongreso, nabanggita ko yung salen ko. Dahil sa mga istorya, pinabanggit. Di ba, sa Kongreso mayroong break towards the Holy Week. Walang storya. So, pag more or less natapos yung filing by April, yun na naging istorya during the break. From the start, it was 1998, di ba na yung babanggitin yung pinakamayaman sa Kongreso, which is not me, at yung pinakamahirap, di rin naman ako yun. Pero parating kasabay, siguro kung meron tigwa one paragraph na minimension yung notables, eh, pagdalas nandun po ako sa mga notables, bagamat hindi nga ako pinakamataas, hindi ako pinakamababa, hindi naman ako nasa gitna rin. So, yung, ano po, buksan ko. Hindi, kung hindi siya nagbabasa na dyan, nakikinig ng TV, o nakikinig, ay, nanonood ng TV, nakikinig ng radyo, hindi ko naman siguro kasalanan niyo. Meron naman siya sapat na kakayahan para bumili ng dyaryo o manood ng TV. Di ba? Sa psych records, no, atake sa atin ng kampanya yan. So, produce, open. So, balikan natin. No? At sana sa atin nag-aarap dito. Siguro kung sino man ang sasabihin ng ganun, hindi maganda. Pero ang punto ko nito, ano man ang nalubas ng kampanya, una, pinili nila pare na hindi ho psychologist o psychiatrist na gumawa ng psychological examination sa akin. Lumabas yung pare nga, sinabi niya, teka muna, ano ba kakayahan kong gumawa niyan? So, hindi lang sa, hindi ko kakayahan yan, pero more importantly, wala akong ginawang ganyang psychological evaluation. So, pinalitan po nila yung story. Kinuha po na isang professor na psychology sa atin na yung pinagalingan ko. At ito po ay medyo may edad na talaga. May araw na maayos na maayos, may araw po lumalabas po yung katandaan niya para hindi po makaya ng i-refute yung charges. E natsambahan nung nilabas yung story, maayos po. At siya lumabas. At nagsabing wala akong ginawang ganyang klaseng report dahil meron silang purported examination. Yeah. Yung pangatlong verso ng story, yung mabinago ng binago yung kwentong palpak, dahil nga, nagmumula sa kasinungalingan eh. Kumuha sila ng doktor, nakakilala po ng pamilya namin sa Boston. By the time nilabasin yung story, patay na po yung doktor. Para siguradong hindi na sila kontray, naghanap sila ng patay na tao. Ganyan ang klase ng mga kalaban natin. O ngayon, kayo ng mga nagdidignify ng ganyang kwento, ilang beses pa naman kailangan ulit-ulitin yung sagot. So, sorry, ang ganda na lang po. Yung sal, nasa nilang ho, pinail ko in the appropriate place, sabi ni Manang Ben, ng mga panahon na yun. Pero isinulat nga ho sa maraming pahayagan at biniscuss sa TV, binanggit sa radyo, ano pa ho ba kailangan kong buksan? Unless ibig sabihin ng bigyan ko siya ng copies. Pero ako maliwanag ho, never ko pinalak sa filing cabinet at never ko pinalagay sa board. Okay? Susunod na katanungan mula kay Royce Sibal of TV5. Hello, Mr. President. Meron na naman daw pong pro-corona rally na iniyahanda yung mga Iglesia ni Cristo members. How do you view this, sir? Hindi po ba na-threaten ng government, especially, alam naman po natin, election year next year, and there are senator judges who might be running. The previous rally, sabi sa atin mga between 5,000 or 7,000 ang participants. We've talked to our liaison officers with the Iglesia. And they deny that dito sa an Iglesia rally. And they tell us, pag meron mo bang rally na sinamahan ng mga Katoliko, ibig sabihin rally ng Catholic Church yun. So ganun po ang sagot sa atin. Meron mo mga text message sa kanilang Evangelical Mission on February 28 na kinakalat na same parang ginagawa political rally. And again, they say, yearling na ginagawa ito. And I have to confess, no? Yung nag-iimbita sila, makinig ko sa kanilang pamamahayag, ginawa rin po sa tarlak doon ako po yung congressman at naimbita tayo doon. So, it is yung kanilang regular religious activity binibigyan ng political color. So, ulit po, no? Yung marami talagang magsasamantala, eto siguro yung media war at saka spin war. So, bakit doon ba tayo kakabahan? Wala tayo ginagawa pala. Huling tanong mula kay Leo Palo of DZME. Leo? Yes, sir. Dalawang tanong lang, sir. Una, yung last year kasi, pumunta kayo sa PMA alumni homecoming, pero hindi kayo tumuloy. Instead, tumuloy kayo dito sa Balayan. Pangalawa, mapalad ang may katuwang sa buhay, iba ang may inspirasyon. Paki-expound lang po. Yung sa PMA muna, no? Palagay ko, pinuntahan ko yung alumni at pinuntahan ko yung graduation. Yung mag-graduation, mandatory sa akin yun, no? I have to render the oath. Administer the oath rather to the new graduates.
I have to commission them into the services. Okay? Meron din yung amnesty para makagraduate doon sa mga minor na infractions. So automatically, I have to go, and this is sometime in March. You know? I go February, parang latter part of February, then I go March. May magsasabi naman, I'm courting the military establishment. Pag hindi ako nagpunta, why am I not attending both? So meron akong alter ego in the form of the person of Secretary of National Defense, who happens to be an alumni. So I think it would have been appropriate for him to go to the alumni home gathering. No? And at the same time, for me to serve for myself, yung graduation, which is in March. And I can therefore attend two activities rather than just attend one. What was the second question? Sir, mapalad ang may katuwang sa buhay. So to expand. Tatay at nanay ko, yun ang sinabi. Hindi nila maabot, ang naabot nila ko, hindi nila nahanap isa-isa. O di siyempre ako nag-aambiso rin ganun. Pero iba ang may inspirasyon. Sino yun, sir? Kung sino yun. Alamin natin yun. But ulitin ko na, no? Siyempre mga role models ko, mga magulang ko. Tapos klaro nga, no? Siguro tinuro sa amin ng college yung Christian Commitment and Theology of Marriage. Yung all couples raw agree to being one, and the one that is achieved is greater than the sum of its parts. So, yung given the burdens of high office, it is, kung meron ka nahihingahan, kung meron ka nakukwentuhan, kung meron nagsasabi sa'yo, okay ka pa. Siyempre yung nasusi na inspirasyon. Naalam mo yan dahil patagal ka na nakasat sa akin ngayon. So, ibig sabihin nyo, sir, you're planning to settle down? Matagal ko ng plano yan. College pa lang ako. Nila ako sineswerte. Okay, thank you, Mr. President. Thank you, Regional Vidya. And thank you, Malacanang Presidente.